Hi guys! Welcome back to Island Life. My name is Rella, sa mga di pa nakakilala sa akin. And for today's video, I'm gonna share with you my bird story. Okay, story time. May 9, 2023, yun yung last visit namin sa OB at nirecommend ni doctor na magpa-confine at sinabi ko na umuwi muna ako sa amin at makapag-prepare ng gamit ko sa kay baby. In short, umuwi kami ng asawa ko at sa amin, at pagdating doon sa bahay, natulog muna ako. At dinamay na, in short, din ako nagpa-confine sa araw na yun, sa hospital. So, kasi I feel fine naman. Actually guys, what I feel that time is that I'm okay. I don't feel any headache or anything that related to high blood pressure. Ika nga, asymptomatic ako. But, mommies, I tell you, what I did is wrong. I know. Ngayon ko lang napagtanto. The situation is very risky. Baka mag-seizure ako dahil sa taas ng BP ko. Or anything na mag-collapse lang ako. Kinabukasan, nagpa-check ako ng BP at mataas pa rin. So, dun ako napag-desisyon na pumunta ng hospital, magpa-confine na. And after lunchtime, bumiyahin na kami ng asawa ko. Ito yung mga gamit namin dala. Okay, the hospital. Celestino Gallares Memorial Hospital in Bohol. It's a public hospital here in Bohol. Dito ako nagmanganak at in-house doctor lang yung magpapanak sa akin. Hindi yung not my private OB. So pagdating namin doon, 9:30 naman kami kasi may recommendation ako from the doctor. So pinasok ako sa OBER at doon tinusok-tusok ng kung ano-ano. From the hip lock, IE, medicine for high blood, at yung magnesium sulfate or magnesium drip ba yun. Binibigay ito sa mga may matataas na BP to prevent seizures and to lower the BP. I also have this in my first pregnancy, which is sobrang init sa katawan from head to toe. Para kang sinisilaban. Buti na lang may aircon sa loob. Note, nung una ko rin pregnancy, tinusukan din ako nito. Pero walang aircon, kaya asawa ko ang tagapaypay ko. By the way, after the OBER, tinansfer na ako sa second floor emergency for candidate for cesarean. Actually, before that, I told my doctor na gusto ko sanang mag-try out of labor at sinabi ko rin dun sa in-house doctor. But due to my current condition na unstable ang BP, sabi ni Doc na mahirapan tayo na mag-try out of labor. Mahirapan tayo palabasin si baby based sa condition mo. So ako, mukhi na rin ako na cesarean kasi alam ko sa sarili ko na nahihirapan na rin ako simula nung kung anong tinusok sa akin ng nag-iba na rin ang pakiramdam ko. So sumakit yung dibdib ko at nawala na rin ako ng energy, so mahirapan talaga ako mag-labor. So bali 3 p.m. dumating kami sa hospital, 10 p.m. nanganak na ako. Naunahan ko pa yung mga ibang nakapila for cesarean. Kasi nung nakita ni Doc na nag-iba na ang galaw ni baby from CTG monitoring, kaya sabi ni Doc, by 9 p.m. or 10, TS na tayo para masave si baby. Okay. The recovery. After CS, dinala ako sa recovery room for 1 hour to prevent na manginig ako dahil sa anesthesia. Then after 1 hour, transfer na sa OB ward. Luckily, walang maraming nanganak nung time na yun at kami lang ang nauna sa room. At nung may mga sumunod na, tigi-isa pa rin kami ng bed. Kasi pag nagkataon na maraming nanganak at di ka siyang bed, ay sus, dalawa kayo sa bed. Okay. May 10, nanganak ako. May 11, di kayo sa amin si baby kasi gising ako. Then May 12, my birthday. By the way, sa lahat ng nag-greet sa akin ng happy birthday at congratulatory message, thank you very much. Ni isa wala akong na-replyan. I supposed to reply on the next day, May 13. Pero something happened early morning na May 13. Isinugod namin si baby sa nurse station at dinala siya sa NICU or sa newborn intensive care unit. Sorry, but I don't want to reminisce the emotion and the feelings on that moment. Only me and my sister know. By the way, sister ko pala yung kasama ko nung time na yun kasi umuwi yung asawa ko sa bahay at may kinuha. So, eventually, dinala nila si baby sa NICU at kinonfine. Then, my sister, siya yung watcher ng baby ko at yung asawa ko ang naging watcher ko sa OB ward.
So, ang diagnosis ni baby is low blood sugar at the NICU. May 13 first day ni baby sa NICU. So, ang pagkain niya is doon ay bigay ng nurse express milk through cup feeding. So, ako, nag-i-express ako ng milk, dinadala ng asawa ko sa NICU. Noong first 2 days after mga anak, nahihirapan pa akong magpalabas ng milk. Kaya, nag-formula milk kami na makakain si baby. Bawal yun sa hospital, pero no choice kaya kaysa magutom si baby. But sa kakapam ko, lumabas din ang gatas ko at dahil concern yung mga doktor sa NICU kay baby, ni-require nila na umakyat ako sa NICU para ako mismo ang magpadili kay baby. Noong una, pinayagan pa kami ng nurse sa OB ward nung second time na hindi na kami at nag second time na nagpaalam kami hindi na kami pinayagan kasi mataas pa daw yung BP ko. Ang sabi sa nurse na if bababa yung BP ko, pwede na akong umakyat doon. So, ang ginawa ko is matulog at ang sabi ng asawa ko, matulog ka at magpahinga para bumaba yung BP mo. Ako, matutulog sana ako pero hindi ako makatulog kasi sino mang makatulog sa kondisyon na yun, sa sitwasyon na yun na nag-aalak kay baby, di ba? So, ang ginawa namin, minsan tinitrick namin yung nurse station, lalo na pag konti sila na sinasabi namin na mababa na yung BP para agad-agad kaming umakyat sa NICU at magpadedik kay baby. So, para makapag-concentrate ako kay baby, so nagpa-discharge na ako pa sa OB ward at instead of umuwi ako sa bahay at magpahinga dahil masakit pa nga yung tahi ko, doon ako mamalagi sa ospital magbabantay kay baby. Imagine, nakaupo ka lang sa bench buong araw at buong gabi. Dahil kasi nga, discharge na ako. Ang hirap no. As in, walang bed, walang wards. Nasa bench lang talaga kami buong araw at buong gabi. So, on my next story is our Nico story. Stay tuned guys din sa reviews about the hospital, especially sa mga taga Bohol dyan. Please follow our page and like our videos. Thank you. Bye-bye.